Huwag kang masyadong ano yun. Wala ka lang masyadong... Dalawa na ang tumuturo sa magulang mo. Huwag masyadong ano mag... Wala tayong kaaway. Oo. Nakambi tayo lahat. Relax lang. Basta iwasan na yung nasiraan. Oo. Nasira ko lang yung buti naman. Ako bagay, sabi ko, nag-vlog si... Mga ka-OFW natin dyan, mga friendster natin kung saan man kayo sulok ng mundo naroon, sana ay nasa mabuti kayong kalagay. Welcome back sa aking munting tahanan. Ngayon mga lagay, magbibigay tayo ng kunting reaction dito kay Kuya Val Santos Matubang kung saan nga siya ay pumunta o binisita niya muli si Lola Damiana dahil na rin sa pakiusap nga ni Kuya Bernie na tumawag sa kanya nung siya ay nagla-live. Kaya pumunta nga itong si Kuya Val Santos Matubang kasi nga dadaanan nila yung bahay ni Lola Damiana kasi nga pupunta din sila kay Lola Ninita. Kaya nga dito doon na nga sila dumating si Kuya Val Santos Matubang dito nga sa daan, isinabi ng isang lalaki doon na nag-aaway pala itong si Bernie at si Raymundo. O, diba? At saka doon nga sinabi doon nga sa, at sinabi din ni Bernie na yung nagsusulsol pala dito kay Raymundo ay itong si Rampage. Pero hindi natin alam talaga kung ano ba talaga yung totoo. Kung bakit talaga nag-aaway itong dalawang magkapatid. At dito nga pumunta nga itong si umakyat na nga itong sila Kuya Val Santos Matubang at si Kalinga Prab sa bahay ni Lola Damiana. Pero bago yan, dumaan muna siya doon sa bahay ni Kuya Raymundo at nandoon din yung kapitan. Siyempre, pag pumunta doon si Kuya Val Santos Matubang, inuuna muna niyang kausapin yung kapitan para na rin respeto doon sa barangay nila, di ba? At doon nga, nung dumating nga itong si Kuya Val Santos Matubang doon sa bahay ni Raymundo, tinawag nga siya nito ni Kuya Val Santos Matubang. Pero makikita nyo guys na parang ang sama ng tingin ni Kuya Raymundo dito kay Kuya Val Santos Matubang. Parang ang galit na galit siya. Kasi nga diba sa live niya, sinabi niya na habang binabasa niya doon at tinuturuan siya ng asawa niya na sabihin na ayaw niyang papuntahin doon si Kuya Val Santos Matubang. Pero nga itong si Bernie, tinawagan nga itong si Kuya Val Santos Matubang na pupunta doon. Ito guys, panoorin natin yung pagtatagpo nga ni Kuya Val Santos Matubang at ni Kuya Raymundo. Wala tayong kaaway. Basta iwasan na yung nasiraan. Oo. Nasira ko lang yung buti naman. Ako bagay, sabi ko, nag-vlog si Raymundo, siya lang muna mag-ano. Nung ako binag-live, ito naman tumawag. Sabi ko, basta ka naman kay mama mo. Iba't ako na pupunta kami kina ngayon. Kaya nangyita, sabi ko, sige, madrap tayo sa ano. Wala problema sa atin. Ha? Taka rito tayo, tapos tayo pa mag-ano-ano. Ayun ka man dalawa. Pasya lang tayo. Sa mama mo ay anong dalawa. Kung makaunan na ka-ano kay mama mo, kaya sabi ko, kailan mo na mag-vlog. Kasi nag-vlog ka naman ha. Walang problema sa atin. Walang problema. Ay si Kapitan, no? Mm-hmm. Ako nakikita ko na parehas maganda layon eh. Kung para isipin na magka-yan, kami, ito kami habang panahon sa iyo. Ano ba? Wala na. Diba? Kailan mo kasama dito sa kumulong, okay? Hindi lang ko makagulong. Okay lang, walang problema. Malaga, makadalo lang kami sa nanay mo, ano? Ha? Si Rampage, wala dito. Ni? Alas makadalo tayo. Oo. Si Kapitan naman ang natin eh. Kami naman baga pumunta dito, wala man tayong ano, sama ng ubaga kahit noon pabaga.
Dito na kami. Kaya siyempre, alam mo ito. Alam mo sa social media. Kaya nga. Kaya naman kami sa pinagpatabangan kami. Yun ang mga langga nakita natin na pagpunta ni Kuya Val Santos Matubang doon sa bahay ni Kuya Raymundo, nakita natin kung gaano talaga kasama ng tingin niya kay Kuya Val Santos Matubang. Hindi nga ito ngumingiti. Makikita mo talaga na ang galit niya talaga na parang pinipigilan niya lang talaga kahit na si kinakausap siya ni Kuya Val Santos Matubang, parang ayaw niya sumagot, 'di ba? Andun nga yung kapitan, sinabi rin ng kapitan na kausap niya rin na talaga yan at alam din na sabi ng kapitan, alam niya na maganda ngayon da marami ng nagmamahal sa nanay mo at dumutulong, 'di ba? At sabi ng kapitan nga din na dagdag pa nga ng kapitan na alam naman nila na pareho lang yung adhikain ni Kuya Val Santos Matubang na tumulong din sa mga taong nangangailan, lalong-lalo na kalula Damiana, 'di ba? At wala ring masama doon. Doon nga sinabi ni Kuya Val Santos Matubang na wala, hindi sila magkaaway, kaya hindi siya pumupunta doon kasi nga gusto niya lang na dumami yung views ni Raymundo kasi nga siya nagba-vlog at kasama niya na rin si Rampage. Pero parang makita mo talaga doon sa itsura ni Kuya Raymundo na hindi siya kontento at doon talaga yung galit. Yung galit niya na at sama ng loob, makikita mo talaga sa mukha niya. Bakit siya magagalit dito kay Kuya Val Santos Matubang? Sinabi lang naman ni Kuya Val Santos Matubang na dumaan lang sila doon kay Kulula Damiana kasi nga tumawag itong si Bernie. Yung pala siguro kasi galit na galit siya kasi nga nag-away itong si Kuya Bernie at si Kuya Raymundo. Kaya yun na lang talaga yung aura ng mukha niya. At doon ang nag-uusap nga sila ni Kuya Val Santos Matubang at ni Kuya Raymundo. Andun din yung kinakasama ni Kuya Raymundo na may kausap sa telepono at masama pa yung tingin doon nga kay Kuya Val Santos Matubang. Ewan ko kung sino yung kausap niya sa cellphone niya at parang wala lang nakita, parang walang respeto, 'di ba? 'Di ba may bisita kayo, sana batiin niyo si Kuya Val Santos yan Matubang 'Di ba? Parang walang respeto, kaya 'di ba maraming sa comments maraming nagko-comment doon sa live ni Kuya Raymundo na noon una daw naaawa sila sa kinakasama ni Kuya Raymundo. Pero nung tumatagal na naging masama na yung tingin nila dito. Nakikita naman natin, 'di ba, walang respeto sa tao na may bisita kayo, parang masakit pa yung tingin. Yung mata niya masakit pa yung ang tingin niya sa kay Kuya Val Santos Matubang. Kasi nga ito yung dahilan nga yun nga ang sabi ni Bernie na maraming sumusulsol kay Kuya Raymundo kung ano yung gagawin. At nakita naman natin sa live niya na sinasabihan siya ng kanyang kinakasama kung ano yung sasabihin niya at meron siyang binabasa, 'di ba? Kaya marami yung ang lahat ng nangyayari dito ay iniipit o sinisisi nila talaga lahat kay Rampage. Kasi daw sabi nga ni Bernie, ito talaga yung sumusulsol dito kay Raymundo kung bakit nagkaganon nga si Raymundo. Kung bakit nga pinagbabawalan ni Raymundo na pumunta yung mga vloggers doon at si Kuya Val Santos Matubang, kasi sinabi niya talaga doon sa live niya na ayaw niyang papuntahin doon si Kuya Val Santos Matubang kay Lola Damiana. Kasi gusto niya daw na siya na lang yung mag-vlog sa nanay niya kasi karapatan niya daw yon kasi anak siya. 'Di ba? Pero yung paliwanag naman dito, nag-live din itong si Rampage Paliwanag naman dito ni Rapids, tinatanong niya sama ba talaga o kung ano yung galit ni Kuya Bernie sa kanya, bakit kung bakit ganon yung mga sinasabi niya sa interview sa kanya ng ibang Kalinga partners, bakit si Rampage yung dinidiin niya, 'di ba? At balik tayo doon kay Kuya Raymundo, o 'di ba? Oo, karapatan mo yon na ikaw yung nanay
ni Lola Damiana, ikaw yung mag-vlog. Ito guys, sariling opinion ko lang to ha. Hindi ako nagmamagaling dito, hindi ako nagmamarunong. Sariling opinion ko lang to. O, diba? Kuya Raymundo, bakit sabihin mo na walang karapatan? Ikaw lang yung may karapatan na mag-vlog kay Lola Damiana at ayaw mong papuntahin si Kuya Val Santos Matubang kay Lola Damiana. Hindi mo ba iniisip? Kaya maraming nagbabash sa'yo kasi nga hindi mo iniisip. Yung sinasabi na wala kang utang na loob, di ba? Nasaan ka nung wala, hindi pa na-discover si Lola Damiana? Di ba wala kang pakialam? Di ba doon nga may nag-in-interview nga doon yung isang Kalinga Partners na malayo ka nga yung bahay, malayo nga yung bahay mo. Pero dinadala mo ba si Lola Damiana? Yung nagdadala ng pagkain dyan ay si Bernie. Di ba? Kaya mas may karapatan nga itong si Bernie kaysa sa'yo. Eh ngayon sabi mo, ikaw yung may karapatan kasi nga dyan ka nakatira, dyan ka na pinagawa ng bahay. Isamantalang si Bernie noon, nawala ka dyan, siya pala daw yung nagbibigay ng pagkain kay Lola Damiana. At sinabi pa dito na may kasama daw doon yan, si Lola Damiana, yung mga anak mo. Pero isa-isa silang nagsialisan. Sana naman kunting ano lang yung kaya nga binabash ka ng mga netizen. Kasi nga sana naman kunting respeto at pagtanaw ng utang na loob. Kasi diba, isipin mo lang. Kung hindi dahil kay Kuya Val Santos Matubang, naranasan kaya ni Lola Damiana kung anong meron siya? O ning dahil din kay Kuya Val Santos kaya hinanap ka ni Rampage para pinagawaan ng bahay? O diba, nag-live ka nga eh. Pinapasalamatan mo lang ng mga tumutulong at ang mamahal sa kay Lola Damiana. Pero hindi ka nagpasalamat dun sa mga sponsors na nagbigay din ng tulong para sa'yo. O diba, yun lang paulit-ulit mong sinasabi. E ano kaya yung sitwasyon mo ngayon kung hindi yan na-discover ni Kuya Val Santos Matubang si Lola Damiana? Nakapagpatayo ka kaya ng bahay ng ganyan? O kahit sabihin ko na hindi ako nakapagbigay sa'yo ni Singkong Duling. Pero yung sinasabi ko lang dito, yung opinion ko lang, di ba? Isipin mo lang, kung hindi kay Kuya Val Santos Matubang, kay Lola Damiana, hindi ka nakilala, walang sponsors na nagbigay sa'yo, at hindi ka nakilala ni Rampage. Yan ay dahil kay Kuya Val Santos Matubang. Siya ang nakadiscovery kay Lola Damiana at sa kay Kuya Bernie. Kaya nga, ikaw ay nakilala rin. Kasi hinanap ka rin ni Rampage. O, kaya nagkaroon ka ng bahay. Kaya kahit anong sabihin mo, may utang na loob ka rin kahit loob ka talaga dito kay Kuya Val Santos Matubang. Diba dapat magpasalamat tayo, diba? Magpasalamat tayo kasi nga ay maraming nagmamahal at tumutulong kay Lola Damiana. Pero bakit ngayon yan ang sinasabi mo? Ano ba, bakit kayo nag-aaway ni Bernie? Ano ba talaga yung totoo, diba? Sipin mo lang, hindi naman, dapat hindi ka magalit kay Kuya Val Santos Matubang kasi nga, wala naman siya may ginagawang masama sa'yo. Wala naman siyang sinasabi na against sa'yo. Diba pinabayaan ka nga niya para dumami yung viewers mo? Pero yung tingin mo kay Kuya Val Santos Matubang nung nagkita kayo, parang kakainin mo siya ng buhay. Parang sobra sama ng tingin mo sa kanya. Diba pinabayaan ka nga niya, huwag mong sisihin si Kuya Val Santos Matubang kung ano talaga yung mga sinasabi o masasakit na salita na sinasabi ng mga supporters sa'yo. Kasi nga, sinasabi lang nila yung sariling opinion nila, yung nakikita nila sa'yo. Hindi masabihin man nila na hindi nila alam kung ano yung totoong nangyari. Tapos magsasabi lang sila ng kung ano-ano. Ayan, yung mga kapitbahay mo nagsasabi na ng kung ano talaga yung nangyayari dyan kay Lola Damiana. Diba sinabi doon ni Mang Boy yata yun? Na hindi mo talaga inaalagaan ng mabuti itong si Lola Damiana. O kung totoong inaalagaan mo, bakit sabi ng ali doon palagi lang ilang beses na si Lola Damiana na mahimatay papuntang bayan.
mula ba yung pabalik din? O, di ba? Buti na lang nga daw, eh, andyan si, andyan yung kapitbahay mo. Kung wala, binabantayan mo si Lola Damiana. Eh, bakit inaasahan mo lang yung mga bata na pupunta doon sa bayan? Asaan ka, di ba? Andyan ka, kung dyan ka pinatira, pinagawan ka ng bahay kasi gusto mong alagaan itong si Lola Damiana. Pero bakit hindi mo sinasamahan ngayon si Lola Damiana sa bayan? Kasi kahit niya makikita sa video, mga bata yung kasama niya. O sabihin naman ninyo na wala kayong alam kasi hindi niyo nakikita andun di kayo. Kaya nga sabi ko, diba, kaming mga nagre-reaction video, nagbibigay lang kami ng sariling opinion namin kung ano talaga yung nakikita namin. Kaya hindi nyo masisisi kung bakit kami makapagsalita ng mga hindi nyo nagustuhan, kasi yan talaga yung sarili naming opinion lang. Opinion lang namin yan sa mga nakikita naming video. Kaya sana bago ka rin magsalita kay Kuya Val Santos Matuwang, bago ka magalit sa kanya, isipin mo yung mga tulong na ginawa ni Kuya Val Santos Matuwang. Yung tulong niya na ginawa kay Lola Damiana, sabihin na naman ninyo na hindi lahat ng pera ni Kuya Val Santos Matuwang yung pinagawa sa bahay ni Lola Damiana. Oo, inaamin naman ni Kuya Val Santos Matuwang yan eh. Pero siya yung naging daan kung bakit naging maganda yung buhay ni Lola Damiana. Diba? Nagbago yung buhay niya nang dahil kay Kuya Val Santos Matuwang at doon sa mga sponsors na nagmamahal at sumusuporta kay Lola Damiana. Kaya sana bago mo sabihin na hindi mo papuntahin si Kuya Val Santos Matuwang kay Lola Damiana, isipin mo muna ng ilang beses kung ano talaga yung naging papel niya sa buhay ni Lola Damiana at sa'yo din. Kasi kung wala si Kuya Val Santos Matuwang, hindi ka rin nakilala at hindi ka rin nagkaroon ng bahay. Diba? Isipin mo lang. Diba? Dapat magpasalamat kayo. Sana kung ano na yung pinag-awayan nyo ni Kuya Bernie, ipag-usapan nyo ng maayos. Kasi magkakapatid kayo. Yung magkakapatid dapat nagtutulungan niya. Nagtutulungan niya, nagmamahalan niyan. 'Di ba? Pag-aawayan niyo lang nang dahil kay Kuya Val Santos Matuwang, nang dahil kay Rampage o dahil kay Lola Damiana. Dapat mag-anak kayo, dapat talaga magtulungan kayo sa pag-aalaga dito kay Lola Damiana. Huwag kayong mag-away-away. Kasi pangit 'yan pag malaman o maintindihan ni Lola Damiana na nag-aaway kayo. Dapat kayo magtulungan sa pag-alaga ng nanay nyo. Lalong-lalo na sa panahon ngayon, hindi natin alam kung hanggang saan lang yung buhay natin, lalong-lalo na kay Lola Damiana na matanda na. Hindi na natin pairalan yung pride, kung sino yung mas pride at kung sino yung nakakaintindi, yun pag-usapan nyo ng mabuti. Huwag nang pairalin yung pride. Kaya sana ay, yun lang guys, sana nga ay magkausap na masinsinan itong si Bernie at itong si Raymundo at maayos na yung kung ano man yung hindi pagkakaunawaan nila. At doon kay Kuya Val Santos Matuwang, sa Kalingap Team, kay Ma'am Edna, sa mga sponsors na walang sawang tumutulong sa mga nangangailangan, God bless us all at more power.